mula kay chapter 14 verse 6. Ang tatlong uri ng impyerno ayon sa Biblia. So, ang pagkakalam ko, ang unang impyerno, mga kapatid, ay dito sa ating mundo. Kasi sa dami naman ng problema dito sa ating mundo, dami ng problema natin. So, mga kalamidad, mga pandemya, para na rin impyerno ang ating mundo. Pero mas malala pa daw itong ikalawang impyerno. So sa pag ano, meron pa daw ang ikalawang impyerno na sobrang nakakatakot. Oh, happy Sunday sa inyo mga kapatid. Kwentong Biblia na naman tayo mula kay chapter 14 verse 6. Inaninihan ko kayo na mag-subscribe sa channel niya kung trip nyo ang ganitong klaseng video niya. At bago ka pa lang sa channel niya ay mag-subscribe ka na at huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na i-upload niya. At bisitahin mo na rin ang channel ni 114 chapter 6. Nilalagay ko dito sa baba ang description box ng link video na to. At huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe sa channel ko mga kapatid. So, kung gusto nyo yung mga ano, nang hindi nyo maiintindihan ng mga nakasulat si Biblia, kung mahilig kayong magbasa ng mga Biblia at hindi nyo naiintindihan, so bisitahin nyo lang ang channel ni Juan 14, Juan chapter 14 verse 6. Yan po mga kapatid. So wag na natin to patagalin pa mga kapatid. Total wala namin tayong hinihintay na. Panauri na natin to. Sa Biblia, ang mga kalabot na lugar na ito ay hindi lamang nag-iisa. Tama ang iyong narinig kapatid dahil ang impyerno ay may tatlong uri ayon mismo sa banal na aklat. Takot lamang isipin na dahil sa kakulangan natin dati sa kaunawaan sa Biblia ay limitado lamang ang ating nauunawaan dito dahil na din sa kakulangan ng kalinawan sa pagkakasalin ng Biblia na ating ginagamit. Ngunit ayon sa orihinal na salo ng Biblia sa salitang Hebreo at Griego, ang impyerno ay may magkakaibang pangalan at katangian. So ito talaga ang nagpapatunay mga kapatid na totoo talaga ang impyerno. Kasi ang impyerno ay hindi ito ano, hindi ito masaya, hindi ito parang ano, parang wala lang impyerno, parang sinasabi natin na dito sa mundo daw ay impyerno na. So wala na daw impyerno pag patay na tayo. Hindi po yan ito mga kapatid. Ang impyerno ay sobrang nakakatakot talaga. So ito nga oh, babanggitin na dito ang original talaga na original na nakasulat sa Biblia kung ano talaga ang tatlong uri ng impyerno. Kaya tumutok lang kayo dito sa akin mga kapatid at huwag niyong skip. Okay? Una ay ang siol sa salitang Hebreo o Hades naman sa salitang Griego. Sa matandang tipan ay may nag-iisang salitang Hebreo na naisalin sa salitang Hell o Impyerno at ito ay ang siol. Isahin natin ang Kolosiyan chapter 5 verse 5. Ang kaniyang mga paa ay nagsisibaba sa kamatayan. Ang kaniyang mga hakbang ay nagsisihawak sa siol.
Maraming kahulugan ang salitang ito sa matandang ipan. Bukod sa impyerno, ito din ay palaging naiugnay sa kamatayan o literal na libingan ng mga patay. Sa Genesis chapter 44 verse 29, "Let it take this one also from me, and calamity befalls him, he shall bring down my gray hair with sorrow to the grave." At ayon din sa paniniwalang Hudyo noong panahon ng lumang tipan at ultimo mga tapat na tagasunod ng Diyos, ito umano ang lugar kung saan napupunta ang lahat ng taong namamatay, mabuti man o masama. Isang halimbawa na lamang na ito ay tukuyin ni Haring David, sapagkat ang aking kaluluwa ay lipos ng mga kabagabagan at ang aking buhay ay nalalapit sa Siyol. Ako'y nabilang sa kanila na nagsisibaba sa hukay. Ako'y parang taong walang lakas. Ilan pa sa mga halimbawa ay sina Hezekiah, Job at Jacob, na naniniwalang lahat ng mga tao ay ito ang kapalaran. Sinong tao ang mabubuhay at hindi makakakita ng kamatayan na magliligtas ng kanilang kaluluwa sa kapangyarihan ng Siyol? Tila baga walang pag-asa. Sa kamatayan. Subalit sa dulo ng matindang tipan ay ipinahayag ng Diyos sa mga tao na mayroong muling pagkabuhay. At marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay magigising, ang iba'y sa walang hanggang buhay at ang iba'y sa kahihiyan sa walang hanggang pagkapahamak. Sa bagong tipan, ang Siyol ay katumbas ng salitang Griego na Hades. Ito ay binigyan linaw mismo ng ating Panginoong Jesus sa kanilang kwento tungkol sa mayaman at si Lazaro na isang pulubi. Basahin natin ang Lucas chapter 22 verse 23. At nangyari, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades na nasa mga paglurusa ay itiningin niya ang kanilang mga mata. At natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanilang sinapupunan. Ang kwento na ito ng Panginoong Jesus ay nagbigay linaw kung bakit sa matandang tipan ay parehas na pupunta sa Siyol ang mabuti at masama kapag sila ay umahantong sa kamatayan. Ito pala ay may tatlang bahagi. Una ay ang Hades na lugar ng pagdurusa para sa mga hindi naniniwala sa Diyos. Ikalawa ang sinapupunan ni Abraham na lugar naman ng paradiso para sa mga sumasampalataya sa Diyos. At ayon sa kwento, ito ay nasa pagitan ng isang malaking bangin na hindi kayang tawarin ng sinuman. And besides all this, between us and you, there is a great gulf fixed so that those who want to pass from here to you cannot, nor can those from there to pass to us. Ikatlong lugar sa Siyol o Hades ay ang ikalawang impyerno sa ating pag-aaral. Ito ay ang salitang Griego na Tartar o kilala din sa salitang Tartarus sa Greek mythology. Ito ay isang beses lamang nabanggit sa Biblia at ayon dito, ang Tartarus ay isang lugar kung saan nakakulong ang mga anghel na nagkasala sa Diyos upang hintayin ang So itong ano, itong tinatawag nila na Tartarus. So siguro ito yung ano, dito kinulong sa sinabi nga dito na yung ilog Euphrates na doon daw kinilong ang yung mga anghel na mga mabubuti nung una at nag-traidor sa ating Panginoong Diyos. So yan Tartarus nung dito sa ano sa pinakailalim ng lupa sa Euphrates daw, doon sa Euphrates sabi sa Biblia yung Euphrates daw ay mawala ng tubig at doon daw sa ilalim ay meron daw narinig silang ungol ng isang parang isang halimaw sa video eh. Ah, kapatid. Ay mawa sa 2 Peter chapter 2 verse 4, sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel nang magkasala ang mga yon, hindi sila ibinulid sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa pagkukulong.
ayon sa Meetopedia.com, Tartarus was located in the deepest gulf beneath the earth, as far beneath Hades as heaven is above earth. Sa Greek mythology, umano ay deepest gulf beneath earth, at kung gaano umano kalayo ang langit sa Hades, ay siya din pagitan ng Tartarus sa Hades. Hindi ba tila familiar ang word na deepest gulf na ito sa pang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 
mo na daw yun sa ano, sa Panginoong Diyos, Panginoong Hesus. So dito sa mundo natin, kahit pwede kang sumigaw na Lord, patawarin mo kami sa aming kasalanan, so maririnig ka pa dito sa mundo. Pero pag napunta ka na dyan sa deepest God, yung pinaka ilalim talaga, na ikatlong Tartarus daw, na, na ikatlong uri ng impyerno, ay ala na, ay kahit ano pang sigaw mo, kahit ano pang paghinagpis mo dyan, eh, hindi ka maririnig ng Diyos. Dahil wala na eh, huli na lahat. Kaya yan talaga mga kapatid, na sana yung mga hindi naniniwala sa Diyos ay magbalik loob na sa Kanya at magsisi sa mga kasalanan. So hindi lahat tayo ng mga tao dito ay makasalanan, hindi perpekto. Kaya nga ginawa ang 10 commandments, 10 nga lang yun eh, commandments. Kung di mo man ma-ano yun, ma-perfect yun, kasi hindi tayo perpekto, ang 10 commandments. So magsisi tayo. Yan nga ang sinasabi, na bago tayo mamatay ay magsisi tayo sa ating kasalanan, hanggat mahininga pa tayo ay magbago tayo, at manalangin tayo palagi sa Panginoong Diyos na tayo ay ilayo sa disgrasya at ilayo sa mga, sa demonyo na ano, sa mga ano na sumusulsol sa ating isipan, ganyan. Yung mga kapatid, para gabayan tayo ng, tulungan tayo ng ating Panginoong Diyos, hanggat may hininga pa tayo dito sa ating mundo. Dahil kapag wala na, pagpatay na tayo at hindi tayo nagsisi, at hindi tayo naniniwala sa Diyos, eh wala talaga eh. Kung hindi ka naniniwala na may Diyos, doon ka mapunta sa ano, sa Hades. Sa Hades muna. At sa huli, dito nga sa Tartarus, dito na ginatawag nila the deepest gulf. Jesus kanina bakol sa mayaman at kila sa rupo sa pangin na nasa pagitan ng Hades at sinakupunan ni Abraham. Masaya natin ulit ang Luke chapter 16 verse 26. And besides all this, between us and you, there is a great gulf. Hindi kaya itatim ang great gulf na tinutukoy ni Abraham? Well, interesting ang bagay nito. Subalit hindi natin makakatunayan dahil wala namang halinaw na sinasabi sa Biblia na direktang tumutukoy na Tartarus na ang bangin sa gitna. Pero ang halinaw na sinasabi ng Biblia na ito ay lugar ng pagsamantalang kulungan ng mga ahel na nagkasala sa Diyos. Ikatlong impyerno na nabanggit sa Biblia ay ang salitang Griego na Gehenna. Ang salitang Gehenna o impyerno ay isang Hebrew expression at mula sa salitang Hebrew na Yai Ben Hinnom, na ang ibig sabihin ay Valley of Son of Hinnom. Ibig sabihin, ito ay isang aktwal na lugar sa Jerusalem noong panahon ng ating Panginoong Hesus. Ito ay 12 beses na banggit sa Bagong Tipan, 3 beses sa Mateo, 3 sa Marcos, 1 beses sa Lucas, at 1 beses din sa Santiago. Basahin natin ang isang halimbawang talata na mula sa Panginoong Hesus sa Matthew chapter 5 verse 29. At kung ang kanan mo mata ay nakapagpapatisod sa iyo, ay bukutin mo at iyong itapon, sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan, at huwag ang buong katawan mo ay mabulid sa impyerno. Ang salitang Gehenna ay madalas na babanggit ng Panginoong Hesus sa tuwing nagsasalita siya tungkol sa impyerno, dahil ang Gehenna ay lubos na kilala ng mga Hudyo, at ito ay may malalim na kasaysayan at kahulugan mula pa sa kanilang mga
ninuno. Ang kasaysayan nito ay mula pa noong 6th century BCE matapos ang pagkabihag ng Israel sa Babylonia. Meron isang napakalalim at makipot na lambak sa labas ng mga pader ng Jerusalem na kung saan hindi tumitigil ang apoy upang mapupok ang lahat ng basura mula sa lungsod. Dito din itinatapon ang katawan ng mga pinatay na kriminal, mga bangkay na hindi pinalibing ng pamilya at mga patay na hayop. Ang apoy ay hindi umano humihinto dahil nilalagyan ito ng asupre o sulfur o brimstone. Sa Isaiah chapter 30 verse 33, 2 Chronicles 28 verse 3 at chapter 33 verse 6, ito ay tumutukoy naman sa topic o fire stove at lugar kung saan inihahandog kay Baal at Molech ang mga bata. Ibig sabihin, ito ay lugar ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan kung saan galit na galit ang Diyos. Dahil dito, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan kung saan galit na galit ang Diyos. Ito na nga mga kapatid. So, sumamba sila sa Diyos-Diyosan na hindi naman nila totoong Diyos. Kasi alam mo mga kapatid, para lang yung ano eh, para lang yung magulang natin eh. So yung ina natin ay lumikha sa atin, then ay lumuwal sa atin, o laman at dugo ang ina natin, pagluwas sa atin. Tapos pa paglabas mo ay hindi mo siya kikilalaning ina, babasdusin mo siya. Tula din yan ng ating ano, Panginoong Diyos Ama. Kasi lumilinikha niya tayo eh. Siya ang ating Ama. Ang ating Panginoong Hesus at ang Diyos Ama ay parang iisa lang sila, pero ano, yung iba daw iisa lang daw. Sorry mga kapatid. Pero ano, dalawa sila eh, Ama at Anak. Okay? So ang lumikha sa atin ay dalawa, ang Ama at ang Anak. Ang Diyos Ama at ang ating Panginoong Hesus. Pero ano lang sila tayo kung Ama rin sila, Ama natin sila dahil sila ang lumikha sa atin. So kilalanin natin sila, na sambahin natin sila. Luluhuran natin sila ang ating Panginoong Hesus, ang Diyos Ama. Hindi natin luluhuran yung mga rebulto na mga ano diyan, bato, mga kahoy, mga ano pa diyan mga luluhuran mo, mga imahe na hindi naman totoo, hindi naman hindi nakapagsalita, hindi nakakilos, hindi nakakarinig. So wala talaga mga kapatid. Yan ang isa pa sa pinagagalit ng Diyos sa lahat. Yung luluhuran mo ang mga bato, kahoy, imahe, at lalo na itong si Baal daw na ano, mukhang halimaw. So, wala naman yan kahit nga dito sa amin sa mga ano, sa Katoliko eh, wala kahit halimaw, hindi yan mga gumagawa ng ganyan eh. So yan talaga ang kinagagalit naman yung mga Diyos mga kapatid. So sambahin natin siya sa Espiritu, ang ating Diyos. So sambahin mo siya sa Espiritu dahil siya ay Espiritu, hindi siya tao, hindi ang tao ang ating Diyos Ama eh. Espiritu, makapangyarihang Espiritu yan eh. Inakapangyarihan sa lahat. Sa lahat-lahat. So, ay tinawag din ang libis na ito na Valley of Slaughter o libis ng batayan. And they have built the high places of Topheth, which is in the valley of the son of Hinnom, to burn their sons and their daughters in the fire, which I did not command, nor did it come into my heart. Therefore, behold, the days are coming, says the Lord, when it will no more be called Topheth, for the valley of the son of Hinnom, but the valley of Slaughter, for they will bury in Topheth until there is no room. Sa Septuagint scripture naman, ito ay tumutukoy sa aktwal na lugar sa labas ng Jerusalem o literal na malayo sa presensya ng Diyos. Binamit ang Panginoong Hesus ang salitang Gehenna upang ilarawan ang nakakatakot na kalagayan at kahihinatnan sa impyerno. Ito ay upang maging madala sa lahat ng sasalamat sa kalooban ng Diyos at hindi mananampalataya sa nag-iisang tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kung magkagayay sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasapoy na walang hanggan na inihanda sa Diablo at sa kanilang mga anghel. Ang senaryong ito ay larawan ng araw ng pag-uob ng Diyos, kaya hindi pa nangyayari ang kawalang ito. Ibig sabihin, ang impyerno na ito o ang Gehenna na tinutukoy ng Panginoong Hesus ay future hell.
sa kasalukuyan wala pa ito at wala pang nakarating dito. Ang nag-i-exist pa lamang ay ang Seoul o Hades at ang Tartar na tiglip ng mga patay o ng mga unbeliever at kulungan ng mga nagkasalang ahay. Hades, Seoul, ito pa lang ang nag-i-exist pala. Yun pala, ito pala ang Tartaros. So, hindi pala ito ang Hades, ang Sheol at ang Tartaros. Ito pa lang ang nag-i-exist. Itong Lake of Fire, Future Hell pa lang to. So dito mapupunta ang ito na nga, ang mga patay na unbeliever, kulungan ng mga nagkakasalang anghel. Dito rin napupunta ang mga false prophet, lumuluhod sa mga bato, sa mga simento, sa mga imahe na hindi naman nakakahinga, hindi nakakasalita, hindi nakakarinig. Mga mapagkunwari, mga traidor, mga mamatay tao, mga pagsama ng manluloko, mga lahat-lahat ng kasalanan dito sa mundo. Kaya kung hindi ka nagsisisi, habang humihinga ka pa sa mundo, hindi ka nagsisisi, hindi mo kinilala ang Diyos, hindi iba ang iyong kinilala, ginawa mong Diyos ang pera, nagmamataas ka, yun talaga ang ano mo, kahantungan mo. Doon ka muna sa Hades at Sheol. So napakahirap niyan. Ito pa nga ang tinatawag nila pala na Future Hell. So ngayon ko lang nalaman to, mga kapatid, na itong Future Hell talaga sobrang nakakatakot pala to, mga kapatid. Grabe. Apocalypse chapter 21 verse 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklang-suklang at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakyapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinahalin, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagdiningas sa apoy at asukre na siyang ikalawang kamatayan. At sa Apocalypse chapter 20 verse 10, at ang diablo na lumaya sa kanila ay binulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na pinaroroonan din naman ng hayop at ng mula ang propeta. At sila'y pahihirapan na araw at gabi pakailan-kailanman. Ang impyerno ay totoo, mga kapatid, at ultimo ang ating Panginoong Hesus ay nagdadala hindi lamang isang beses, kundi 11 beses, dahil ayaw ng Diyos na ang sinuman ay mapunta sa nakakilabot na lugar na iyon. Okay, grabe pala to, mga kapatid, no? Ang ano, no? Ang ngayon ko lang nalaman ay ito palang Sheol or Hades, no? Tartaros, ito pala yung nag-i-exist. Ito palang Lake of Fire na tinatawag nila na Future Hell. So, hindi pa raw ito nag-i-exist. So mag-i-exist na to ko sa mga huling araw. Ito nga, grabe sana. Grabe talaga ang paghirap nito, mga ano, mga makasalanan. Grabe so. Sobra ba naman ang mga kasalanan ngayon ng nasa Biblia na ito, mga kapatid, na habang tumatagal talaga ay malalamig ang mga tao. Hindi na nila kikilala namin ng ating Panginoong Diyos, Panginoong Hesus, doon nga sa Israel. So, hindi na nila kinilala ang Panginoong Hesus natin, na taga Israel ang ating Panginoong Hesus nung una. Hindi na nila kinilala ang Diyos, kaya kaya na nang nangyari nila, parang impyerno na ang kanilang kalagayan ngayon, na binumbahan sila doon ng mga ano, Palestina. So, salamat sa inyong panonood, mga kapatid, at happy Sunday po sa inyo, at sana nagustuhan niyo ang aking binigyan ng reaction video ngayong linggong ito, at pagkikita-kita tayo sa susunod kong reaction video. At maraming salamat sa inyong panonood. Ako po si Dexter Braganza, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. And peace out.